Pasa na lang ka ba? Ako rin eh. Tara, pinatawag tayo ni Jesus. Sa panahon natin ngayon, para bang halos kailangan natin ng cellphone araw-araw. At alam ko, hindi tayo maalis ng bahay na hindi full charge ang ating cellphone. Sana ho kung kailangan natin ng cellphone sa communication, tayo rin sa buhay natin, sana lagi tayong full charge ng salita ng Diyos. Naniyak po kayo araw-araw na makibahagi sa pagninilay ng salita ng Diyos. Full charge. Sapagkat ang salita ng Diyos ang tunay na magbibigay buhay at lakas sa atin upang maisabuhay ang ating pagiging Kristiyano. Kaya sana po araw-araw makiisa tayo sa pagninilay. Tayo ay maging full charge. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Habang pababa sila sa bundok, sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag niyong ikwento kahit kanino yung nakita niyo hanggang sa time na muling mabuhay ang Son of Man." Kaya sinunod nila si Jesus at wala silang ibang sinabihan tungkol sa nangyari. Pero nagtanungan sila kung anong ibig sabihin ng muling pagkabuhay. Tinanong nila si Jesus, "Bakit po sinasabi ng mga teachers ng law na dapat maunang dumating si Elijah bago ang Christ?" Sumagot si Jesus, "Una talagang dadating si Elijah para ihanda ang lahat. Pero diba, sinasabi ng scriptures na sobrang maghihirap at ire-reject ang Son of Man? Ito ang totoo. Dumating na si Elijah. At ginawa ng mga tao sa kanya ang lahat ng gusto nilang gawin, gaya ng nakasulat sa scriptures." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga ka-full charge. Ako si Sister Susan Nualia. At ito ang aking refleksyon sa ating gospel ngayong araw na ito. Ang araw na iyon ay maaaring katulad ng karaniwang araw sa buhay ni Mateo. Ngunit naging katangi-tangi iyon nang tawagin siya ni Jesus. Tayo ang mga bagong Mateo na binabanggit sa gospel. Tayo ay pinasusunod ng Panginoon sa Kanya. Dahil sa kalagayan ng ating mundo sa ngayon, lalo na sa ating bansa, marami ang nagkakasakit. Kung kailan pa nagkasakit at nasa oras ng pangangailangan o nasa dingit ng kamatayan, doon pa lamang naiisip na humingi ng kapatawaran kay Lord. Mapalad tayo na tumutugon sa tawag ni Lord. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon na baguhin ang ating buhay tungo sa matulog na daan. Special people tayo para kay Lord. Hanggat nandito pa tayo sa mundo, ayusin na natin ang ating buhay. Binibigyan tayo ni Lord ng pagkakataon na maitama ang nagagawa nating pagkakamali, lalo na sa ating kapwa. Dapat na mamuhay tayo ayon sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Alalahanin natin ang mga pagkakataon na tayo ay naging mapanghusga sa kapwa. Mag-isip sana natin na madami din tayong mga pagkakamali at kapintasan. Nawa, matuto tayong maging mahabagin at mapagpatawad sa ating kapwa na makasalanan. Si Jesus mismo ang nagsabi na naparito siya upang tawagin hindi ang matuwid, kundi ang mga makasalanan. Kaya sa kanyang pagkakapako sa krus, ang unang biyaya na hiningi niya sa Ama para sa atin ay ang biyaya ng pagpapatawad.
Winika niya habang siya ay nakamayubay sa krus. Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sa salita ng Diyos, tayo po sana ay maging fully charged. Amen.